sa unang baso ay paggagalawin ninyo at ililipat sa pamamagitan ng pagkumpas sa kabilang baso. Naku, patay! Paano na ako? Hindi tinuro to sa akin ni Aling Doreen kung paano magpagalaw ng tubig. Ang unang kalahok! Paano mo ako kilala? Hindi mo ito ba natatandaan? Hindi eh. Maliwanag na hindi mo na isagawa ng matagumpay ang pagsubok. Ang baso ang pinagalaw mo, hindi ang tubig. Hindi ka sumunod sa utos. Subalit sa aking tingin, ay nagampanan ng kalahok ang ipinagagawa sa kanya. Isalin ang tubig mula sa isang lalagyan papunta sa kabilang lalagyan. Wala siyang nilabag na utos at higit sa lahat, wala naman tayong itinakda na bukod tanging pamamaraan kung paano niya gagampanan yon. Mukha pong magkaiba ang pananaw namin ni Pater Karab sa larangan ito. Mabuti pa siguro na iwan namin sa inyo ang desisyon. Sa halip na pagalawin mo ang tubig, mas pinili mong pagalawin ang mismong baso upang isalin ang laman nito sa kabila. Tama si Pater Marco. Mali ang iyong ginawa. May punto si Pater Karab. Nang ginawa mong pag-iisip upang isagawa ang iyong pagsubok ay kahanga-hanga. Dahil diyan, ikaw ay hahatulang ko na manatili sa paligsahan nito. Paano? E di makikita tayo ulit bukas para sa susunod na pagsubok. Oo. Salamat nga pala sa pagkaibigan mo, Janus. Wala yun. Sana pareho tayo makapasya sa paligsahan para may kaibigan agad ako sa Acapol. Kaya gagalingan natin dalawa para pareho tayo makapasya sa mga pagsubok dito sa Acapol. O sige, paalam. Sige, paalam. Hanggat ito'y buo, mananatiling lalaki sa paningin nila si Sabina. Aling Loring! Aling Loring! Napagtagumpayan ko ba ako ng pagsubok? Magaling, Sabina. Magaling. Diyos ko, tulungan niyo po ako magawa ang susunod na pagsubok para pag natupad ko po ang misyon, matutulungan na ako ni Aling Loreen na hanapin sa Saladin ang mga magulang ko pati mga kapatid ko. Alam niyo po, miss na miss ko na po sila. Miss na miss ko na po si Nainay at Itay. Miss na miss ko na din po sila Sara at Jimboy. Sana po, magkita-kita na kami. At sana po, malapit na. Ano ba yung pagsubok ang kakaharapin natin ngayon? Sana madali lang. Walang madali dito, Argo. Lahat mahirap. Kaya nga ako nagdala nito. Bakit mo dinala yan? Ano ba gawin mo dyan? Hindi ko pa nga rin alam, pero mas mabuti na yung handa. Baka lalo ka lang mapahamak dyan.
Hindi. Sa katunayan nga, nagdala pa ako ng isa para sa'yo. Hindi. Hindi ko kailangan yan. Sige na, hiramin mo na. Hihiramin mo rin naman pala eh. Diga na, tara na. Ngayon, tutungo na tayo sa pangalawang pagsubok. Dito, masusubukan natin ang inyong galing sa pagpapalutang sa pamamagitan ng inyong mahika. Mapapansin ninyo, may mga bandila sa itaas ninyo. Lahat kayo ay magpapalutang at mag-agawang kayo sa pagkuha ng bandila. Ngayon, mapupunadin ninyo siyam lamang yung bandilang yan. Ibig sabihin, siyam lamang ang papalarin na sasali pa sa susunod na pagsubok. Malinaw? Oo! Malinaw ba? Oo! Simulan natin ang pagsubok. Haluda! Kalamaya! Lalo lang magagalit ang halamang yan kapag nagpumiglas ka. Sabina, hindi sa lahat ng pagkakataon, dahas ang solusyon. Tatandaan mo yan. Tama. Hindi dahas ang solusyon. Janus! Janus, huwag! Huwag mo kalabanin ang mga halaman. Huwag mo sila saktan. At huwag kang manlaban. Ha? Maniwala ka sa akin. Tingnan mo ako. Thank you.
Kanina ka ba dito? Oo, kanina pa ako. Kanina ko pa kayo inintay. Bakit ngayon lang kayo? Kakatapos lang ang paligsahan. Nag-ayos pa kami. O sige na nga, tara na sa liwasan. Baka nagsisimula na ang palabas. Babae din si Janus. Kagaya ko. Dalawa kaming babae sa paligsahan. Anong ring? Sabina, bakit ka umahangos? Hindi po kayo maniniwala sa natuklasan ko. Ano? Sa Arkapol, sa paligsahan. Hindi lang ako nagpapanggap na lalaki. Dalawa kami. Ha? Opo, Aling Luring. Si Janus ang kaibigan ko na madalas ko kinukwento sa inyo. Babae siya, hindi siya lalaki. May magic din siya na nag-iibang anyo. Babae siya na katulad ko. Pero paano nangyari yun? Po. Saan kumukuha ng kapangyarihan itong si Janus? Saan ang gagaling ang karunungan niya ng mahika para makasali siya sa paligsahan? Baka po may nagtuturo sa kanya. Hagaya niyo, tinuturoan niyo rin ako. Pero sino at bakit? Bakang kanyang inay. Imposible, Sabina. Matagal nang walang karunungan ng mahika mga kababaihan dito sa salatin. Pero bakit po kayo meron? Ako meron. Dahil matagal na akong nanatili sa mundo ng mga mortal, Sabina. Sino ang nagbibigay ng mahika kay Janus? Nandito ka na pala, Juno. Kamusta naman ang araw mo? Mabuti naman po at masaya. Namasyal po kami kanina nila Argo sa liwasan. Ang saya-saya nga po namin eh. Hindi ang pamamasyal mo ang kinakamusta ko, kundi ang tungkol sa paligsahan, Juno. Naipas ako naman po ang ikalawang pagsubok, ina. Talaga? At ikaw ba ang nanguna sa paligsahan? Ikaw ba ang nanguna sa pagpapalutang ng katawan? Hindi po. Pero ako naman po ang pumangalawa. Pumangalawa? Bakit? Sino ang nanguna? Ang kaibigan ko po. Bakit po hindi pwedeng sabihin kay Janus ang natuklasan ko sa kanya? Total pareho naman po kaming babae. Hindi mo pwedeng gawin yon, Sabina. Dahil mapipilitan kang sabihin kay Janus ang totoo mong pagkatao kapag nalaman niyang alam mo na siya ay isang babae. Pero mas maganda naman po kung magtutulungan kami, di ba? Dahil pareho kaming babae. Sabihin na, pwede mong gawin yan. Nang hindi niya nalalaman ang tunay mong pagkatao. Makinig ka sa akin, sabihin na. Mapanganib na may ibang nakakaalam na ikaw ay isang babae. Tatandaan mo yan. Hindi ka dapat nakikipagkaibigan sa loob ng paligsahan, Juno. Dapat mong alalahanin na ang lahat ng kasama mo sa loob ng Arkapol ay isang katunggali, isang kalaban. Opo, ina. Alam mong napakahalaga para sa ating pamilya ang mapasama ka sa loob ng pamunuan ng Saladin balang araw. Kahit ako'y isang babae, ina. Walang nakakaalam na ikaw ay isang babae. Sa paningin nilang lahat, ikaw ay isang tunay na lalaki. Kaya paghusayan mo ang pagpapanggap. Walang dapat makaalam ng katotohanan. Opo, ina. Siya dito. May pinuntahan sila ni Bedjal. Nakakainis naman. Teka, saan nga pala sila nagpunta? Hinahanap niya yung batang babae na nawala ng sapatos nung nabundol ko. Sinong batang babae niyo? Hindi ko matandaan ang pangalan eh.
hinahanap siya nila Argo. Babalik daw yung sapatos eh. Sige. Teka lang. Puro muna tayo. Saan ba talaga tayo pupunta? Basta, sumama ka na lang sa akin. Siya nga pala, nakalimutan mo kahapon. Ah, salamat ah. Teka, anong tinitingin-tingin mo sa akin? Wala. Ang ganda. Ito, ipapakita ko sa'yo. Ganda-ganda. Ganda dito. Ito ang maharlikang bulwaga ng Saladin. Pero teka, hindi ba bawal tayo pumunta dito o pumasok dito? Habang hindi pa tayo nakakapasa sa huling pagsubok? Sigurado namang makakapasa tayo sa ikatlong pagsubok, kaya ganun na rin yun. Anong ginagawa niyo dito? Para mo nang awa, huwag muna kaming isumbog sa mga pater. Nilabag ninyo ang utos. Pumasok kayo sa silid na pinagbabawal sa mga katulad ninyong hindi pa nakakapasa sa paligsahan. Wala kaming ginawang masama. Wala rin kaming ginalaw. Pero mali pa rin ang ginawa ninyo. Para mo nang awa, nakikiusap kami ni Janus. Huwag mo kaming ipatanggal sa paligsahan. Pero yun ang nararapat sa inyo. Teka, sandali! Saan ko nakuha ito? Hindi naman sa'yo ito ah. Paano mo alam na hindi sa akin yan? Kilala mo bang may-ari nito? Oo, kilala ko. Sino? Si Sabina. Si Sabina nga. Akin na yan. Ako na magbibigay sa kanya niyan. Hindi. Ako mismo ang magbabalik sa kanya. Paano? Sasabihin sa akin ng kaibigan mong yan kung paano. Saan ko siya makikita? Sasabihin niyo ba? Ay susumbong ko sa mga pater kung anong ginawa ninyo. Oo, sabihin ko na. Pero mangako ka na hindi mo na kami isusumbong sa mga pater. Oo, pangako yan. Sa liwasan, doon mo siya hanapin. Doon mo ibigay ang sapatos na yan. Kung saan kayo nagkakilala. Teka, paano mo alam yun? Sinabi niya sa akin ang nangyari. Kaya alam ko. Ganun ba? Sige. O ngayon, alam mo na gagawin mo na hindi mo kami isusumbong sa mga pater. Oo, hindi na. O ano, umalis na tayo. Teka, sandali. Alam mo ba talaga yung batang babaeng yun? Oo, Sabina. Kaibigan ko pa nga siya eh. Bakit? Dapat di mo nalang kwento kay Argo yun. Bakit naman? Alam mo ba, niyang si Argo maloko. Iyak na agawin sa'yo ng kaibigan mo. Oh, Argo! Saan ka pupunta? Sa may liwasan. Lumamasyal ka na naman, no? Hindi. Ibabalik ko lang ito sa may-ari. Diyan ka na naman. Bakit ba ayaw mong tigilan yan? Ganun talaga ako, Budyal. Kapag nawala ang gamit ko, hindi ko titigilan hanggat hindi ko nakikita ang gamit ko. At kapag nakapulot ako ng ibang gamit na hindi sa akin, hindi ko titigilan hanggat hindi ko binabalik sa may-ari. Bang klase ka talaga? O ano, sasamaan mo ba ako? Ikaw na lang. Kita mong kumakain pa ako eh. Sana mabulunan ka. Iyak na pupunta niya sa pinangyong.
lang makita kong itsura niya. Gagana lang ang kapangyarihan ko sa limitadong distansya. Ano bang ibig niyo sabihin? Mula sa lugar nito hanggang sa Arkapol, lamang gagana ang aking kapangyarihan. Sa labas ng Arkapol o sa ibang lugar, maaaring mawalan ng visa ito. Kaya mag-iingat ka, Sabina. Hindi ka pwedeng lumayo kung ayaw niyong mahayag ang tunay mong pagkakataon. Patawad, Aling Yuri, pero kailangan kong gawin ito. Sabina. Balita ko ay mabibigay ka daw sa akin. Oh, ito. Salamat, pero dapat di mo na ginawa yun. Total, nandito tayo sa liwasan. Mamasyal naman tayo. Tara na! Narito na tayo sa pagkaganapan ng ikatlo at pinakamatinding pagsubok sa paligsahan ito. Yan. Yan ang yungib ng bangungot. Hindi ko na siguro kailangan pang ipaliwanag kung bakit tinawag yan ang yungib ng bangungot. Sa loob niyan, matatagpuan ang isang dambuhalang halimaw.